Hi guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, paki-subscribe na lang at hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload dahil may ginagawa tayo sa buhay. Ngayon naman ang tuturo ko sa inyo kung paano magkuha ng data sa single phase dual capacitor motor. Nagawa ko ito dati pero gagawa naman ako ng panibago. Sa mga nagre-request pala ng 3-phase, hintay-hintay lang muna dahil wala pa nagpapirmahin sa akin ng 3-phase. Kaya huwag ating patatagalin pa, pero bago ang lahat, kunting intro muna tayo. Hi guys, welcome back naman sa aking YouTube channel. Nandito na tayo sa part 2 ng ating videos, no? Ngayon naman, dahil nakuha na natin yung sa starting winding, ito na lista na natin, dumako naman tayo sa running winding. Ito yung sa ilalim ng winding ito, ito makikita natin ito sa coil. Ngayon, unahin natin itong number of strand. Pagkukuha ng number strand, magpipili lang tayo. Pwede kang magkuha ng sample sa U1, pwede rin sa U2, alin sa dalawa. Kasi ang U1 at saka U2, ito kasi yung running winding. Yan, ito, may U2 dito. Pwede tayong, ito yung babasya natin. Titingnan natin kung ilan ang wire niya, yung strand niya. Ilang magnetic wa. Siguro, hindi nyo lang masyadong makita sa camera. Pero dito, klarong-klaro ko dito, may isang magnetic wire. Itong terminal na to, susundan nyo lang yan. Tapos yung makita nyo sa ilalim kung ilan yung wire bali. Dahil isang strand lang dito, isusulat ko dito. One lang, no? Number of strand, isa. Yan. Sinulat ko, number of strand, one. Tapos naman, dito naman tayo sa number of coil per group. Bibilangin natin kung ilang coil ba ang isang grupo. Ito bali. Ito yung running winding niya. Itong sa ilalim, ito bali yan. Iaangat ko lang ito isang wire para makita nyo siya, para makita nyo. Iaangat ko lang muna to para mabilang natin ng maayos kung ilan ba ang kanyang coil per group. Kung kinakailangan pupukin nyo para maklaro nyo talaga ng husto. Yan, nakikita natin dito, mayroon siyang tatlong coil per group. Isusulat natin, 3 coil per group ang kanyang running. Coil per group, 3. Yan, sinulat natin mayroon siyang 3 coil per group. Sa single piece para parehas lang ang kanyang coil per group, no? Sa first pole, second pole, ganyan parehas lang yan, third pole at saka pang-apat. Pero pag sa 3-phase, may naiiba yan, ha? Depende sa winding. Kasi may winding na concentric, mayroong lap, mayroong chain. Kaya pwede kayong magkuha ng dalawang coil, example nyo. Dahil single piece lang to, parehas lang kasi yan ang first pole at saka second pole. Kaya automatic 3 na yan lahat. Tapos dito naman tayo sa number of span. Bibilangin natin kung ilang span gagaya na dito sa starting winding yung ginawa natin, kung ilang span bali, span or pitch, no? Bibilangin natin ito sa running winding. Papakita ko sa inyo. Yan, ito yung pinakamaliit na coil niya, bali, dito, mayroon siyang span na 1, 2, 3, kung makikita nyo dito, ang ganyan nyo,
susundan yung pinakamaliit na kuwil dito, bali makikita natin dito. Siguro sa actual hindi nyo makikita sa video, pero pag sa actual nyo, kayang-kaya nyo itong susundan. Ito bali, dito siya, bali, bibilangin natin, isa, dalawa, tatlo. Ibig sabihin yung pinakamaliit na kuwil, 1 to 3 ang span niya. Tapos yung pangalawa naman, mayroon siyang 1 to 5 na span. Tapos yung pangatlo, mayroon siyang 1 to 7. Bali, ang nangyari, parehas lang sa starting winding ang kanyang span. No? 1 to 3, 1 to 5, at saka 1 to 7. Parehas lang ang kanilang span. Huwag kayong magtaka ako. Minsan kasi may ibang motor na iba ang span sa starting at saka iba ang span sa running. Kaya mas mainam, mas nakakabuti na titingnan nyo actual. 1 to 3, 1 to 5, 1 to 7. Kung makikita nyo, mayroon siyang 1 to 3, 1 to 5, at saka 1 to 7 na span. Parehas lang sa starting, no? Ngayon naman, bibilangin natin ang number of turns ng yung pinakamalit na kuwil, 1 to 3, tapos yung pangalawa, tapos yung pinakamalaki bali, no? Dito sa actual, pinakadabis, unahin ko itong 1 to 7 kasi malaki ang kuwil. Ito yung mas pabor. Dito ako magsimulang magbilang kung ilan ang kanyang number of turns. Kaya bibilangin ko muna, actual. Ang ginagawa ko dito, diskarte, kapag nagbibilang ako, pinupukpuk ko to, lalo na pag malutong yung wire, mahirap kasi yan. Parang ganun, pupukpukin ko para hindi na masyadong malutong, madali lang iangat natin, madali natin paisaysahin pagbilang. Ngayon, bibilangin ko to actual ha, magbibilang ako. 31 turns ang malaking kuwil. Yan bali, 31 turns yung pinakamalaki. Itatapat nyo lang, no, para hindi kayo mawala. Tapos ito namang pangalawa, bibilangin ko naman to actual. Ganun rin, pupukpukin natin para hindi masyadong matigas. Twenty-one.
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Mayroon siyang 47 turns ang pangalawang kuwil. Bali. Sulat natin dito. Yung palang pangalawa, mayroon sa 47 turns. Yung pinakamalit naman, bibilangin natin. Mayroon siyang 18 turns. Yan, yung pinakamalit na kuwil, bali, mayroon siyang 18 turns. Ang pangalawa, mayroon 47 turns. At saka yung pinakamalaki, mayroon siyang 31 turns. Kung magtaka kayo, bakit ang maliit, pinakamalaking kuwil ay 31 turns lang? Kasi nagsishare ka sila, ang dalawang kuwil ito ay nagsishare. Papakita ko sa inyo mamaya. Bali, ito ba, bali itong 18, 47 at saka 31 turns, hindi pa to final ha, kasi i-review ko pa ito niya pag upcam, kasi mabilis lang ang ginagawa natin no video para hindi masyadong mahaba, kasi maubos ang hindi kaya sa memory ng cellphone ko, kaya madalian lamang iti-check ko ito mamaya, double check ko ito, bibilangin ko ito upcam, posibleng mabago ito no, pero siguro 1, 2 or 3 turns lang naman ang may madadagdag or mababawas siguro nito. Tapos sa number of wire naman or size of wire, kukuha lang tayo ng isang wire dyan, isang strand, puputulin natin tapos susukatin. Ipakita ko sa inyo. Itong running, halimbawa ito yung running, no? Kukuha lang tayo ng isang strand dyan, isang wire dyan. Tapos puputulin natin. Para i-example natin. Yan, bali, ito na bali yung pinutol ko. May isang sample na. Susukatin natin ang wire gauge, bali. Yan, testing natin dito. Testing natin. Testing natin sa 19, maluwag. Testing natin sa 20, maluwag. Testing natin sa 21. Medyo may maluwag pang kaunti. Testing natin sa 22. Yun, may kapit na. Lagyan natin ng pirusahin natin ng kaunti. Medyo may maliit yung pinutol ko na, kaya mahirap hawakan. Pero pag yan, 22, na ipasok natin sa 22. Subukan, i-double check natin ulit, 22. Pinakadabis ko magkuha kayo ng sample yung wire na maganda, mahaba, no? Yung, bali, pagbabaklasin natin to,
medyo mahaba siya. Yun ang best example natin. Kasi pag maliit, medyo mahirap hawakan dito. Sample lang naman to eh. Kaya, yun. Ipasok ko, 22 siya bali, no? Yan. Yan, 22, may konting please siya. Pag 21, maluwag-luwag siya. Pasok lang agad. Dapat kasi sa pagsukat may kunting parang sabit sa ganun, no? Kailangan mo nang pirusahin, hindi lang, hindi tulad dito sa 21. Example ko, tatago, kumbaga, diritso lang siya, no? Papasok agad, yan. Pero pag 22, may pirusa siya. Tapos, subukan nyo rin sa susunod na maliit. Subukan natin sa number 23, itong maliit, no? Kung makikita nyo yan, ayaw na talagang pumasok, no? Ibig sabihin, hindi na papasok na, sisira na yung wire ball, eh. Hindi papasok sa number 23, tapos maluwag sa 21, yun na sa gitna niya, bali yung number 22. Kaya isusulat natin dito, number 22, ang kanyang sukat na wire. Kaya sinulat natin dito, ang number 22 American wire gauge. Bali, nakakuha na tayo sa starting winding, nakakuha na rin tayo sa running winding, tapos na. Dito lang muna ang sa part 2 nating video, no? Tapos sa part 3 naman, gagawa tayo ng diagram. Ipapakita ko sa inyo bago natin ito babaklasin, itong lahat ng wire na ito. Kailangan munang sundan natin ito, ang kanyang actual, no? Yung diagram niya. Gagawa tayo mamaya, magdodrawing ako sa part 3. Sa part 2, dito na lang muna tayo. Sana ay na mayroon kayong natutunan, no? At sa hindi pa pala nakapag-subscribe, pag-subscribe na lang. Isusunod ko na ang part 3, kaya ingat-ingat tayo. God bless.